ika-anim ng Mayo, paggunita kay San Domingo Savio, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malakas na sinabi ni Jesus, "Ang naniniwala sa akin ay hindi sa akin, naniniwala kundi sa nagsugo sa akin. Ang nakakasaksi sa akin ay nakakasaksi sa nagsugo sa akin. Dumating ako sa mundo bilang liwanag upang hindi sa dilim manatili ang bawat naniniwala sa akin. Kung may nakakarinig sa aking mga salita at hindi ito iingatan, hindi ako ang humahatol sa kanya, sapagkat hindi ako dumating upang hukuman ang mundo, kundi upang iligtas ang mundo. May hukom sa bumabaliwala sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita. Ang salitang binigkas ko ang huhukom sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nangusap sa ganang sarili. Ang nagsugo sa akin, ang Ama, siya mismo ang nag-utos sa akin kung ano ang sasabihin ko at paano ako magsasalita. Alam ko na buhay na walang hanggan ang utos niya, kaya lahat ng binibigkas ko'y binibigkas ko gaya ng sinabi sa akin ng Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dumating ako sa mundo bilang liwanag upang hindi sa dilim manatili ang bawat naniniwala sa akin. Sa Ebanghelyo ni Juan, inilarawan si Jesus na gumawa ng maraming himala. Ginawa niyang alak ang tubig, pinagaling niya ang mga may sakit at ang bulag. Nagparami siya ng tinapay at isda at binuhay muli si Lazaro. Sa pamamagitan ng mga himalang katulad nito, pinatunayan ni Jesus na siya ang liwanag ng mundo at layunin niya na hanguin ang mga sawing palad mula sa dilim at akayin sila sa liwanag. Sa pagbubunyag niya ng sarili bilang liwanag ng mundo, nilinaw ni Jesus na kasalo niya sa kalwalhatian ang Ama. Binigyang diin niya ang malapit niyang kaugnayan sa Ama at sinabi niyang wala siyang anumang sinasabi na hindi nagmumula sa Ama. Ang nananalig sa akin ay nananalig hindi sa akin, kundi sa nagpadala sa akin. Kung gumawa man si Jesus ng mga himala, hindi niya layunin na gulatin ang mga tao at magparami ng mga tagahanga, kundi para tawagin ang mga tao sa pananampalataya sa kanyang Ama sa langit. Pinili ni Jesus na maging tao para makita natin ang Diyos sa mukha ng isang tao. Pagsasagawa. Pumili ng isang himalang ginawa ni Jesus. Pag nilayan mo ang kadilimang sinapit ng tao bago niya tinanggap ang himala mula kay Jesus.